Maraming residente ng Padre Burgos sa Southern Leyte ang magpapasko walang bahay dahil sa daluyong na dala ng bagyong Odette. Halos wala na rin daw makain at mainom, kaya umaasa na lang sila sa mga dumarating na tulong. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Jonathan Andal. Jonathan? Mel, ganito ang itsura ng maraming bahay dito sa bayan ng Padre Burgos sa Southern Leyte matapos manalasa ang bagyong Odette. Kita mo naman, Mel, ubos talaga mula bubong hanggang dindeng. Yung may-ari ng bahay na to na si ate, nagsabit na lang trapal dito. Dito na lang daw siya matutulog mamaya. At yung kanyang mga anak dito sa tent, kapag umulan, bahala na ra kung saan sisilong. Wala pa rin kuryente at wala pa rin sapat na supply ng tubig dito sa bayan na ito. Pero meron naman ng signal ng telepono sa ilang lugar, pero hindi pa rin stable yung connection. Rescue. Dito ang ika-apat na landfall ng bagyong Odette sa Padre Burgos, Southern Leyte. Pag-alis ng bagyo, nag-iwan ito ng higit 2,000 sirang mga bahay. Sabi ng munisipyo, dala ng bagyo ang storm surge na aabot ng 3 metro at hangin na anilay malabuhawi. Halos lahat ng barangay ng Padre Burgos nakaharap sa dagat, kaya nang tumama ang bagyo, wasak ang maraming bahay dito. Sira na rin ang mga puno ng nyug na isa pa naman sa mga pangunahing kabuhayan ng mga taga Padre Burgos. Si John, hindi alam kung paano babangon matapos padapain ng bagyo ang kanilang tahanan. Ang pinakailangan po namin yung kumbaga pangbahay, mga materyales para makatayo ulit ng pambahay kasi hirap, baka tag-ulan na naman, balik ulan, wala kami matulugan ulit. Pagpapasko pa naman, wala na kaming bahay. Ano pong pinakakailangan ninyo? Yung pagkain, yung ano, tubig. Talagang hirap ng tubig dito, yung mainom. Sa poso sila ngayon kumukuha ng inuming tubig dahil wala pang tulo ang mga gripo sa maraming bahay. Ang imbak namang pagkain ng ilan sa kanila, paubos na raw. Hingi kaming tulong sa mga bahay dito na nangasira. Kasi sunod na buwan wala na kami talagang pagkain. Saan kami kukuha ng pagkain? Ito na lang kinakain nyo, kamuting kahoy. Oh, kamuting kahoy na lang. Kasi wala kaming pagkain, naubos na. Naubos na. Uwasan na lang po sa may darating na tulong. Nagantay nga po kami, sir, ilang araw na. Sabi ng lokal na pamahalaan, nasaid na kanina ang hawak nilang relief goods. Buti na lang may dumating pa kaninang relief goods mula sa DSWD. Pero hindi raw ito sasapat sa halos 12,000 nasalanta ng bagyo. Isa pa raw sa kanilang problema, paubos na ang calamity fund nila. Hihingi na talaga kami ng ayuda, ng financial assistance, ng construction materials para matulungan po namin yung mga kababayan namin. Mas okay yung mga tent kasi hindi naman yun mga one month, hindi pa kami makarecover. Mel, may bukas ng money remittance center dito. Kaya kung may gusto magpadala ng pera doon sa kanila mga kakilala o kaanak dito, pwede na, mas accessible na sa mga residente. Pero yung ATM dito, offline pa rin. Kaya kung yung mga gusto mag-withdraw na taga rito, kailangan pang bumiyahe ng kalahating oras sa punta doon sa Maasin City kung nasaan yung kung saan merong ATM on wheels. Samantala, Mel, isa ang naitalang patay dito sa bayan na ito sa kasagsagan ng bagyo. 72-year-old na lolo na nadaganan matapos mabagsakan ng puno ng nyog ang kanyang bahay. Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.